Trabaho na ito ay no IELTS, no placement fees, high school graduate po, at least high school graduate, ano, at saka vocational diploma or short certificate. Magandang umaga po mga kababayan, at nandito tayo ngayon para magbigay sa inyo ng 10 trabaho at saka yung pong continuation itong kaunting paliwanag dito sa nakaraang vlog natin tungkol dito sa common law at saka yung dati niyong asawa. Medyo merong hindi nakakanaliwalaga ng konti. At ito tayo nag-vlog sa loob ng kwarto, kung papansin nyo, sa loob tayo ng room kasi po ang sama ng panahon sa amin. Meron na namang snow bukas na darating. Simulan natin yan, pero kung bago ka dito, Brad, click mo na yung subscriber button at saka yung notification bell para updated ka pag meron tayong mga bagong... So ayan, bago po tayo mag-umpisa sa ating mga trabaho, muli po yung ating babala. Mag-iingat po tayo sa mga mga impormasyon na kukuha natin. Mag-iingat po tayo dyan sa mga illegal recruiter, mga human traffickers, mga kung sino nagpapanggap ng mga agency or whatever, ano, na mga consultant. Mag-iingat po tayo. Ano, mainam po na tayo ay maging mausisa palagi at mapagtanong. Pwede niyo po ako ma-reach sa aking FB page, Daddy Lou Vlog sa Facebook, para baka sakali makatulong tayo. Ano po. Mag-iingat po kayo kasi may nabasa na naman po ako yung sa retainer. May nagpapabayad na retainer. Actually po, ang retainer, ito po yung kasunduan. Ito po ay yung parang papeles na kasunduan. Kaya hindi ko malinawang kung ano yung tanong niya, bakit kailangan niya magbayad ng $360 sa retainer. Unless, ito pong retainer, pag pinirmahan nyo, meron ka na po paunang bayad. Kasi nga, retainer to eh. So meron na silang pwede kang, nandiyan na po nakasaad yan, na kung ilang beses mo babayaran niya, kung kada merong update sa papeles mo, sa application mo, magbabayad ka. Kasi po, installment yan eh. So, ayan ano. Maganda yan, mayroon kayong retainer. Pero yung parang bayad ka agad. Parang dun pa lang sa retainer na ginawa. 360. Hindi ko po alam yan. Ano? Kasi wala namang bumbayad dito talaga yung retainer. Talagang papeles yan eh. Kasunduan yan eh. Aside dun sa, kung nasa ibang bansa kayo nag-a-apply. Halimbawa, hindi sa... O sa mga agency, di ba? Kasama na po yun sa bayad eh. Sa processing nila eh. So, iba po yung pinag-uusapan natin sa Pilipinas na aplikasyon sa ngayon mga trabaho. Ito po yung mga no placement fees. Pero kagaya nito, kung kayo po ay mag-hire ng consultant at papagawa kayo ng mga papel na ganito, of course, meron pong bayad yan. Ano? At saka kung nandiyan kayo sa ibang bansa at dyan sa agency sa bansa ninyo ikaw nag-apply, meron po kayong babayaran mga processing dyan dahil sila po nag-aasikaso nyan. Kagaya nga po nito. Pero yung retainer, nililinaw ko lang po. Ano? Ang retainer po, ito po yung kasunduan nyo. Okay, bago natin simulan itong trabaho guys, itong 10 trabaho, napakaraming trabaho. Lilinawin ko lang po ano dun sa mga nakapanood dito sa ating last video na tungkol dito sa mga i-declare nyo. I-declare nyo kung sino makakasama nyo rito sa Canada. At... dito na rin sa dating asawa nyo, ano, yung kung saan kayo kasal. Bagamat hiwalay na nga kayo. Okay, linawin natin. Meron pong isang klase ng hiwalay. Yung pong hiwalay na merong common law na kinakasama, pero pagka minsan bumabalik pa rin doon sa asawa. So merong reglamentong ganyan eh. May mga pangyayari pong ganyan, ano? Dito po sa usapin natin dito sa Canada ay parang hindi po maayos yung ganun sistema. Kailangan po talaga kung kayo ay hiwalay na, talagang kailangan diyan ay parang legal kayong hiwalay sa Pilipinas, bagamat wala po tayong divorce diyan. Pero pinapayagan naman po ng batas natin na kayo ay manirahan magkasama sa isang bubong kung kayo hindi na magkasundo nitong asawa mo, di ba? Ngayon, iyan po ay yun yung common law na tinatawag. Kasi po, pag kayo nagsama na sa isang bubong, bilang parang talaga mag-asawa na kayo, hindi ka na bumabalik doon sa asawa mo, ano? Or kung halimbawa man, sa mga anak mo, meron kang obligasyon, iyan po ay maaaring nakikita lang kayo at kung maaaring nagpupunta ka man doon, nakakausap mo yung asawa mo, usapin sa barangay o sa status nyo o sa mga bata. Yun lamang po yun. Common law, kailangan po, meron na kayong mga katibayan na talagang matagal na kayo nagsasama sa isang bubong, nagbabayad kayo ng mga bills sa mga pangalan nyo, meron kayong mga joint account, kasama kayo. Talagang alam nila, alam din ang common law mo na may anak ka ron, at alam, nagsusustento ka rin doon. Tabi mo yun, mga kung ano yung mga pinadadala mo ron, so para may katibayan ka. So nililinaw ko lamang po yan, ha? Hindi po yung pwede yung common law, at tapos lumilipat ka doon, ano?
at sumisilip-silip ka pa rin. Ibang usapan po yun. Magkakaroon ka ng komplikasyon, lalo na sa mga kamag-anak. Diba? Iba yung parang legal na kayo. So ngayon, pagdating po dito sa asawa nyo, kailangan po maging mas mag-inam din kung maging magkaibigan kayo. Dahil po, pagdating sa usapin sa bata, yung inyong magiging posisyon dito sa Canada at ang common law mo. So kailangan maging friend kayo, friend na rin, ano? Dahil yung kinabukasan ng bata ang nakasalalay dito. Kasi kung sa application, ang ginawa mong company o makakasama mo dito ay yung common law mo at pinapayagan ng batas at marami kang documents na nagpapatunay. Ngayon, ang problema mo doon sa anak mo, ano, dahil sa asawa mo at parang nahihirapan kang kunin yung custody. Kaya sabi ko sa inyo, maging maganda, mahinahon at dalahin sa magandang usapan. Kinabukasan ng bata, nakasalalay dito. Kasi po, ang anak nyo naman, kung makakarating dito, siya nang bahala sa nanay niya, di ba? Yun lang yun eh. So, pwede yung nanay niya magtiis muna dyan dahil yung anak niya makakarating naman dito. So, ganun po mga usapin dyan. Kaya mainam po na mapag-usapan nyo ng maayos yan. Dahil pag common law nyo nang nandito at kasama mo rito, pwede mo na rin kunin yung mga anak mo sa dati mong asawa. Okay? At yun namang common law mo, kung may anak din po siya at kayo na-approve ng permanent resident niyan, makukuha niya rin yon. So yun po malinaw kasi may nabasa rin akong comment na ganun eh. Na yung common law niya may anak. So ganun din po yun. Kasi may sarili ring pipilapan yung common law mo, may mga sarili rin siyang pipila, hiwalay po yan, pero sa application mo, dahil siya company mo, kasama mo siya. Ngayon, pagka dumating na yung time na petition, at yung common law mo, dahil naka-declare naman yung anak niya, at ipipetition niya rin yung anak niya, another application po yon. Okay? Pero dito sa parte, sa ikaw yung personal, ikaw yung principal applicant, ikaw yung may anak, ikaw yung lalaki, ikaw yung may anak, at least antemano naka-declare yung pangalan ng anak mo doon. So yun, automatic yun, makakasama mo sa permanent residence mo. Ano? 'Di ba? Kasi yung common law mo, hindi naman siya yung principal applicant. Kaya kahit may anak siya, hindi mo naman masasama yon. Yun ay susunod pa, sa susunod na takbo pa yun. Ano? Pag nag-apply, pag approve na siya ng permanent residence niya, pwede niya nang kunin yon. Madali na po yun. Okay. Ayan guys, sana nalinawang kayo dyan sa ating usapan na yan. Sa atin ha, at kung may mga tanong, i-reach nyo ako sa Facebook page natin sa Daddy Lou Vlog, okay? At baka sakaling matulungan ko kayo or kung anong abot nating kakayanan para magkatulungan tayo, okay guys? So ito mga trabaho, ang daming trabaho guys, oh. Nako, talagang, ito, unahin natin ito, napakarami nito. Sa EDI, Staff Builders International Incorporated, kung ikaw ay sanitation workers, ang job category po nito sa manufacturing. Sanitation workers, punta ka na sa EDI Staff Builders. Ano? Ano po ba ang trabaho ng sanitation? Ito po yung kayo po yung halimbawa, kagaya dito sa amin, dito sa food plant dito, manufacturing. Sa sausage making dito. Ano? Pagkatapos po ng mga shift ng mga nagtatrabaho, na gumagawa ng mga sausage, sila po yung naglilinis ng mga equipment. Ito po yung sanitation. Kayo po yung maglilinis sa loob ng planta. Okay, sanitation workers. Punta ka na doon. Pangalawa, dito pa rin sa EDI, industrial automation technician. Food manufacturing po rin to. So magkakasama kayo dito sa loob ng pabrika ng mga pagkain. So ayan, maaaring may operator diyan ng gumagawa ng mga hotdog, sausage, or anuman. Kaya yung sanitation, kayo yung maglilinis. Kayo yung bahala dyan sa mga manti-mantika. Okay. At itong pangatlong trabaho natin. Ito guys, bagong ano na naman, bagong agency na naman. At dumarami na yung mga agency natin na nag-hire papuntang Canada. Good news ito sa inyo. Ito naman yung Prime Manpower Resources Development. O ayan guys, ha, nakita nyo. At sila nangangailangan ng truck mechanic. 40 po ang kailangan nila. 40 truck mechanic. Any, mamapabae, mapalalaki. Ayan. Nagagalagan daw utang ako dahil ang daming kailangan. 40 guys, 40. At itong pang-apat natin trabaho naman dito sa Chartreuse Prime Recruitment Mechanic Specialist. Itong Chartreuse Prime Recruitment Specialist, mechanics po ang kailangan nila. Ayan ano. At sisingit ko lang uli. Guys, sana po, tsagain niyo yung panunood, lalo na yung mga old vlogs ko kasi makakakuha kayo ng idea doon para kung paano pag-apply at kung paano yung diskarte sa buhay at paano yung diskarte
planuhin yung pagpunta dito sa Canada. Ano, huwag po papabigla-bigla. Marami po tayong ano dyan, mga tips and advice. Dito po sa channel ko, puro tips and advice tayo at saka, ayan nga, mga ganyan. At marami na rin pong gumagawa niya, tagtagumpay na rin dito sa ating mga pagtitips and advice natin. Okay, ayan. So, itong pang-anim natin na trabaho, panlima yung mechanics, yung pang-anim natin, yung laborer. Laborer naman to para sa mga metal fabrication. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa shop, ayan, ito, pagkakataon mo, Brad. At saka, ito, good news pa rin sa mga structural welder natin, guys. Kailangan kayo. At saka, itong mga nagaanap ng cook. Masiman ka man or limbawa land base. Obra ka dito, Brad, cook. Ito po ay sa I-pumps. I-pumps po kayo pumunta kung ito ang hanap nyo. Laborer kayo, structural welder at saka cook. Doon po ang punta nyo sa I-pumps. At kung paano pag-a-apply, meron po tayong video niyan na pinaulit-ulit ko po yan. Nandun, panoorin nyo lang yung mga vlogs natin. Ano, para hindi na kayo mahirapan. At yung mga link po nito, mga agency nito, ilalagay po natin sa description box para hindi na kayo mahirapan. At yung pansyam natin, ito po yung dairy farm workers na kailangan may experience po sa pagtatrabaho sa farm. Of course, kasi working farm worker nga, eh, di ba? Sa mga bakahan, kung mayroon kayong experience sa bakahan, at saka sa mga farming, ayan, etc., bla bla bla, mga farming, okay? Sa first dynamic po ito, at saka sila ay nangangailangan din ng welder FCAW GMAW. So, ayan. Ito pong mga nabanggit natin na trabaho na ito ay no IELTS, no placement fees, high school graduate po, at least high school graduate, ano, at saka vocational diploma or short certificate. Ayan po, para sa babae at mga lalaki ito. Makatulong ito sa inyo sa araw na ito, sa inyong pag-a-apply. At kung kayo ay, sabi ko nga, naguguluhan, panoorin nyo yung mga vlog ko para may tips and advice tayo. At saka yung comment down below kayo kung ano man ang mga katanungan kayo. So guys, yung ano, pinag-usapan natin pagdating dito sa mga declaration, kailangan po maging maingat kayo ha, kasi po permanent residence to. Pinag-iingat ko po kayo sa pagde-declare. Kailangan po lahat ay totoo at meron kayong backup documents. Okay po, mahirap po na huwag nyo muna ipilit kung ang common law nyo, hindi pa kayo masyadong matagal nagsasama. Hayaan nyo na muna nandito kayo sa Canada at continuous lang ang buhay na talagang magkasama kayo. Nagpapadala naman kayo sa kanya. So mas makakatulong pa yon, makakadagdag pa ng tulong yon. Habang nagpapadala kayo sa kanya yung mga remittance mo, nagpapatunay na kayo talaga ay common law. Okay guys, ayan, maraming salamat sa inyo ulit at kita-kits tayo sa next vlog natin. At saka good luck sa inyo and God bless. We love you all.